Hello guys, yun, magandang araw ulit. Yan. Ito, nakaset up pa rin yung ating semi-addressable fire alarm control system. Basic setup, yan, semi-addressable. May addressable device ako dito. Yan, yan. Tapos may module. Dito sa module, nakakabit yung bell. Tinanggal ko lang yung pinakabakal para hindi maingay. Yan, ito bell. O kaya pwede rin yung yan, sounder beacon. Pwede rin siya. Nasa 12 volts. Yan. Diyan siya naka-terminate. Ito yung addressable module. Ito yung naka-address. Tapos ito, makita nyo ito. Basically, pagka fully pagka addressable lang, may NW yung resistor lang dito. Ngayon, ginawa natin semi-addressable, dinagdagan natin ng mga conventional detector. Ayan, bali ito, naka-conventional ito. Ito, kaya ito, yan, siya yung naka-terminate. Iba, hindi naman hindi ko na lang tinanggal. Ayan. So, ayan siya. Yan, naka-normal yung system. Yan. Walang fault, walang wire break. Yan. Yan. Kanina, class B. Class B wiring ang ginawa ko. Ngayon, naka-class E na siya. Nagpabalik ako ng wire dito. Pero usually, makikita natin, tsaka yung sa actual, madalas naka-class B lang. Yung mga conventional, class B lang talaga yun. May NW system lang kada dulo. Pero yung mga addressable, usually, meron na rin, maraming nang nagre-record na class A para sa system nila. As in, yun, napakadali yan. Discuss ko lang kundi sa yung class A tsaka yung class B wiring. Yan, ito yung class A wiring. Yan. Ito naman yung class B. Yung class B, yung pinaka-basic. Control panel, halimbawa positive-negative. Yung fire alarm control panel, positive-negative. Yan, tatakbo lang siya dyan. In, out, in, out, in, out. Usually, pwede dyan. Kasama dito yung manual call point. Pero ito, as basic wiring diagram niya. Tapos, para may supervision siya, lagi may end-of-line resistor dun sa dulo. End-of-line resistor, nagbabago-bago yun. Depende sa brand. Ha? Depende sa brand, sa requirement ng system mo. Merong 1K, merong 6.8, may 5. Something, depende sa specs ng mga devices mo. Yan, class B wiring, all devices are supervised and working. Yan, ibig sabihin, lahat ito, gumagana, may NW resistor. Mamaya, paliwanag ko sa inyo kung ano yung disadvantage niya. Ito naman, yung class A wiring, yan, kita nyo. Ito, pag nakita nyo, positive, negative, hanggang doon, may resistor dito, class B. Ngayon, para maging class A siya, yung end of line, pinabalik niya sa panel. Yan. Same ng negative, terminal, yan, pinabalik, positive, negative. Ito na yung naka-loop talaga, class A na loop, naka-loop talaga yan. Technically, yan yung naka-loop talaga. Kasi ito, pag ilan mo, kaya lang siya nag-loop kasi may NW resistor. Parang zone, naka-zone. Ito, technically, naka-loop talaga siya. Kaya, ang kagandahan nito, yan, tingnan natin. Under normal condition, class A loops are similar to class B loops, but with an important difference. Class A wiring takes error detection farther than class B. If a wire breaks, the panel uses a redundant wire path to maintain communication with device beyond the break.
Here, even though the wire is broken, all devices is working. Ayun, ibig sabihin, naputol. Kinain ng taga, kinain ng kung ano man. Yung system mo is kagana pa rin yan. Kahit alin yan, kagana. Since may supply na galing dito, doon sa loop. Ayun, kagana, kagana. Kagana. Ayun, yung mga panel is intelligent panel na alam nila na may wire break. Kung addressable to, alam niya may naputol dito sa area ko. Ma-distinguish na kung saan banda naputol. Madali mo lang hanapin, madali mong ma-troubleshoot. Ayan. Pero katulad ng sabi ko kanina, lahat pa rin ng devices is kagana. Halimbawa, tinanggal yung device dito, di missing na yung device, makikita rin yan. Pero lahat may supply dito, may supply dito. Kahit tanggalin mo yung detector dito, dito lang yung hindi gagana. Ayan, okay. Yung napakagandang advantage ng naka-pass A yung wiring mo. Basically, pagka-addressable, ayan, ayan talaga yung dapat plus A. Kasi isang loop lang yan eh. Halimbawa, ang isang loop mo is around 125 or yung 250 devices. Tapos hindi ka naka-class A. Class B ka lang. Eh, paano kung maputol ka sa pang number 50? Halimbawa, pang number 50 o pang number 15, naputol. Wala na lahat yan. Advantage ng class A wiring, basta lahat is kagana pa rin, magaling mo makita yung problema. Hindi mo kailangang kung hindi agad mapuntahan ni ng sawyer o yung technician, kagana pa rin yung system. Kagana pa rin lahat ng device pala. Whereas kung class B yung wiring mo, dito, halimbawa, naputol ka dito. Halimbawa, may 200 device ka. Sa pang 100, naputol na. May naputol o nagka-problema yung detector, kinain ng taga, wala na to. Ibig sabihin, lahat mong kasunod na device mo is, ano na, nakamalfunction na yan. Naka-disabled na yan kasi wala ng supply. Wala nang supply lahat yan. Although pwede mong silence yung ano yung panel, hanggang dito ko na lang gagana. Ayun yung pinaka-disadvantage niya. Hindi siya supervised pa rin siya, pero hanggang doon na lang sa kung addressable, mapipinpoint mo pa rin kung saan location, kung saan location nung nawala, pero inactive na to. Naka-disabled na. O, halimbawa, sa number 50, from 51 up to 100, disabled na yon. Ibig sabihin, kailangan immediate response ng technician. Kasi, wala ka ng ano doon, wala ka ng fire alarm. Wala ka ng mga devices para sa smoke. Dito yan, kahit isa o dalawang unit, huwag lang parehas na din niya yung maputol. Halimbawa, may naputol dito din niya, tapos dito sa kabila, ito lang kabila, ayun, hindi ang gagana, ay, hindi gagana yung nasa gitna. Pero bihira namang mangyari yung basta maayos yung pagkakawiring. Kasi ito, papagana pa rin lahat, halos lahat. Huwag lang yung pinaka-detector yung may problema. Pero kung wire break lang yan, sabi nga dito, yun, kagana pa rin yan. So, yun lang. Yun, maraming salamat. Itong setup na to, ito ginawa ko yan dito.
pag masama tong conventional, halimbawa naka ano lang siya, naka resistor lang, pero ang loob niyan galing dito sa panel, tumakbo ako dito, 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 tapos ay dito, 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 tapos manual call point, tapos pumunta na ako dun sa to, bumalik ako sa panel, naka class A siya. Kaya ngayon pagka nag tinanggal ko to, tinanggal ko ng error, tinanggal ko yung number 1. Basically, mag-i-error lang is yung number 1. Pero kung naka-class B yan, lahat nung after nung number 1, mag-i-error din yun. Binabasa pa lang yun. Ayun, lumabas na. Full. Sabi. Yun, naka-full. Ayun. Fold loop 1 address 001 smoke detector, smoke detector 1. Pwede mo yung palitan pa ng pangalan, o diba? Balik na natin para okay. Pag binalik naman, pag nag okay na yung linya, mawawala na yung fold. Ayun lang. Ayun lang yung ano natin para sa class A wiring at class B wiring. Okay. Salamat and magandang umaga ulit.